ngayong pangulo na si Bongbong Marcos. Proclaiming Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos and Inday Sara Zimmerman Duterte as the duly elected President and Vice President of the Republic of the Philippines. Mayroong mga nagsasabi at haka-haka na nangyari na ang nakatakda. Pagdating sa mga propesiya o mga mangyayari sa hinaharap, isa sa mga hindi makakalimutang mga hula ng mga tao ay itong si Nostradamus. Si Nostradamus ay kilala sa kanyang mga tanyag na mga propesiya para sa mga mangyayari di umano sa hinaharap o future. Si Nostradamus ay isang French astrologer na kung saan nakilala siya dahil sa mga nagkakataumano niyang mga pangitain sa hinaharap. Pero para sa ating mga Pilipino, alam niyo ba na mayroong isang naisulat na hula si Nostradamus para sa atin na di umano daw may isang tao na magiging presidente na mag-aon sa kahirapan at pagbagsak ng ekonomiya ng bansa? Samahan mo ako at ating balikan at pag-usapan ang hula ni Nostradamus para sa ating mga Pilipino. Narito ang ilan sa mga propesiya niya para sa Pilipinas na isinulat pa niya noon pang 1555 at minamagatang The Last Prophecies. Sa mga nagsasabi na hindi raw ito totoo, imagine, 1555 pa niya itong isinulat at ang iba rito ay nangyayari na, kaya imposible na marirate niya ang kanyang mga naisulat na propesiya. In the 57th of 19th century, the peace of justice in the blood of love from the blessed land of the Oriental Pearl in Asia, an innocent boy shall be born. Tingnan nating maigi at pag-aralan ang nakasad sa bahaging ito ng hula. In the 57th of 19th century, kung si Bongbong Marcos nga ang tinutukoy dito ay tumpak, dahil kahit i-google pa natin yan, makikita nating ipinanganak siya noong September 13, 1957. At dito naman sa The Peace of Justice in the Blood of Love from the Blessed Land of the Oriental Pearl in Asia, an innocent boy shall be born. Nakasadlang naman sa bahaging ito na sa Land of the Oriental Pearl in Asia o sa Pilipinas kung ating tukuyin, ipapanganak ang isang inosenteng bata. Isunod naman natin ang isa pang stanza. The yellow evil holding the 15 fire will be born, and its nation having the power of the 3 stars will be in favor to the leader beholding the 16 fire. Ang tinutukoy naman sa unang bahagi ng stanza ito ay the yellow evil holding the 15 fire will be born. Kung ating oobserbahan, ang nakasal sa bahagi ito, ang dilaw na pangulo na which is si former President Noynoy Aquino o Pinoy ang umahawak sa 15th pwesto sa pagkapangulo. At sa its nation having the power of 3 stars will be in favor to the leader beholding the 16th fire, tumutukoy naman kay dating Pangulong Duterte na kung saan susuportahan at iluluklok siya bilang the 16th president mula Luzon, Visayas at Mindanao. Well, tama ba ang pagkakaintindi natin? Let's move to another stanza. Blessed are you, land of the promise. The first golden sunbeam shine as noon they shall shine from you. Ang tinutukoy naman ng blessed are you, land of the promise, ay walang iba kundi ang ating bansa, ang ating mahal na Pilipinas. The first golden sunbeam shine as noon they shall shine from you ay ibig sabihin, inihahanda lamang ng Pangulong Duterte ang pagbabalik ng pagniningning ng Pilipinas at pagbabalik ng nakatadhanang tao na si Bongbong Marcos upang pamunuan ang The Land of Promise. Doon naman tayo sa susunod na stanza, okay? Okay. And we'll start his work at the Year of the Tiger. Ibig sabihin, magsisimula ang kanyang pagkuko sa Year of the Tiger, na which is tumpak na naman dahil ngayon 2022 ay Year of the Tiger. And its people shall honor and force him to be the savior leader. Tumpak na naman dahil kung ating aalahanin, noong kasagsagan ng profile ng Certificate of Candidacy, nagpakita ng kakaibang puwersa sa mga taga-suporta ni BBM para siya ipatakbuhin sa pinakamataas na posisyon.
this is the glory of all glory, the hope of all ages born from the city from the north. Pagdating sa sentence na ito, this is the glory of all glory, ibig sabihin, pamumunuan ni Bongbong Marcos ang Pilipinas kasama ang gabay ng kanyang ama at ng nasa taas. Ito namang the hope of all ages is born from the city from the north ay isisilang nakatadhanang tao sa hilagang parte ng Pilipinas na kung saan ipinanganak si BBM sa Ilocos Norte na nasa hilagang bahagi ng Pilipinas. Noong nabubuhay pa si Ferdinand Marcos Sr., ay nihabilin na rin ito kay Bongbong Marcos ang pangako at ang last will and testament niya para sa sambayan ng Pilipino. Inihabilin niya rin kay Bongbong Marcos na pagdating ng araw, nalilisanin niya na ang mundong ibabaw at pagtuluyan talagang makuha ng liberal na posisyon ay sana ipaglaban nila ang Pilipinas at kung dumating ang araw na si Bongbong naman ang nasa posisyon, ay ipagpapatuloy ang proyektong naudlot at nasimulan ni FEM at ibalik sa bayan ang mga nawala nito. Kaya ngayong naging pangulo na si Ferdinand Marcos Jr. ay sana matupad niya ang mga pangako at pangarap ng ama niya para sa Pilipinas. Sa ngalan ni Ferdinand Marcos Sr. at Bongbong Marcos at sa tulong na rin ng gabay ng Panginoon, sana umulad ulit ang ating ilang bayan. Ang mga propesiya na nabanggit natin kanina ay maaring totoo o hindi totoo at tumpak lang talaga ilang mga hula ni Nostradamus. Magkagayon man sa Diyos ang tayo nararapat magtiwala sa kanyang mga propesiya para sa mundo at dahil siya lang nakakaalam ng lahat. At pasasalamat na rin tayo dahil nanalo at nagkaisa ang mga Pilipino na ihalal si Bongbong Marcos bilang the 17th President of the Republic of the Philippines para sama-samang umulad ulit ang ating bansa. Para tayo ay haharap sa buong mundo at sasabihin muli natin at isisigaw natin sa kanilang lahat, ako ay Pilipino, taas noo kahit kanino. Mga kaibigan, na gusto niyo ba ang video natin ngayong araw? Well, mag-iwan naman kayo ng isang like bilang suporta sa aking channel at huwag niyo na rin kalimutang mag-subscribe para sa mga video na paparating tulad nito. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli mga kaibigan. Hagbyag. Bye-bye!